Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Lumabas na sa kanyang mahabang baba. Ay, mahabang baba. Pasensya na. Sorry! Lumabas din sa kanyang bibig. Ha? Lumabas sa kanyang bibig na gusto talaga niyang patanggal. Gusto nilang sipain ang ating Pangulong Duterte. Gusto talaga nilang paalisin na, lumabas na. Yun ang motibo nila. So, basag na kagad. Mali eh, nadulas siya eh, no? Basag na yung sinasabi nilang, bakit di kayo makinig sa constructive criticism? Oh, may ganyan-ganyan. Constructive criticism, you should be listening to us. We are your Filipino citizen. Dapat nakikinig kayo sa constructive criticism sa gobyerno. Ganyan-ganyan, di ba? Oh, ayan pa utot nila. Anong constructive criticism yan? Kaya na nga, oh. Lumabas na sa bibig mo na talagang gusto nyo na sipahin ng Pangulong Duterte. Ayan na. Booking na kayo. Booking na, booking na. Ano pang sinasabi nyo dyan? Ay, nako. Sa totoo lang, Renato Reyes. Wala ka na. Wala na. Iyak tayo na lang kayo. Sana matotoo yung no election na yan, ha, para mag-iyak tayo kayo, okay? Pero kung matuloy, okay lang din. Iyak tayo pa rin kayo. Kasi siguraduhin ko, hindi mananalo yung mga makakaliwang grupo, mga komunista dyan sa loob ng kamera. Dahil araw-arawin kung ikakampanya. Araw-araw kung ikakampanya ang kasinungalingan, kabalastugan ng, oy, hindi ako nasa militar, hindi rin ako pulis, ha? Kaya pwede kong ano, baka naman tanggalin ako ng Facebook ko. Bakit ka nag-ano, kampanya ng laban doon sa'yo? Mabaliw. O, ito pa isang ano, may sira ang ulo. Tingnan nyo kung, ay nako, grabe. Abogado pala ito, nagsusulat daw ito sa Manila Bulletin nung ginugol ka. O, pag Boracay pwede. Ah, pwede na daw lumabas pag Boracay, pwede na daw magbakasyon doon. Pag bumoto, hindi. Mariing kinontra na isang dating opisyal ng COMELEC ang tinulak ni Representative Mike Arroyo na pinaglaban ng halalan, bla 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 bla. There's no reason to postpone the election. Other countries have elections already. You cannot extend the term of office of elected officials. Pwede na pumunta sa Boracay starting October 1 pero para magbakasyon, pero hindi pwedeng bumoto on May 9. Hina ng brain ito. Hina ng brain. Sorry ah. Una-una, lahat ba ng tao pupunta sa Boracay? Ha, kuya? Limited nga, di ba? Limited. Alam mo sabihin ng limited? Sa Tagalog, limited. Ha? Ay, limitado lang ang pwedeng pumunta sa Boracay, hindi lahat. Layo ng comparison mo, Brad! Naturing ang kakabugado, pero ang hina ng comparison mo. Oh, una, konti lang, limitado lang ang pwedeng pumunta doon. Hindi buong Pilipinas pupunta doon. Ang boboto ho, lahat ho ng mga Pilipino. Karamihan ho, basta marami ho, ibig sabihin, ilan ho ang boboto? Mahigit 16 million, 18 million, ilan ho botante? O sabihin na natin 20 million ang botante. O, yan ho ang pupunta sa precinct. Gaano kalaki ang precinct? O, ng mga ano, aliliit, di ba? Pabubuntahin mo layat dyan. Kahit masabihin natin kalat-kalat dyan, maliliit dyan. O, gaano kalaki ang Boracay? Ang laki-laki ng Boracay. Pwede ba magsiksikan doon? Pwede ko magsiksikan? Noon nga wala pang pandemic, limited. Limited nang pwedeng pumunta doon eh. Lalo na ngayong pandemic. Mas lalong limited. Ang pangit naman ng ano? Ano ba itong... Bakit ang mga ano, humihina na utak? Hindi ko maintindihan. Ha? Pangalawa, ang pupunta sa Boracay, kailangan magpa-swab test. Ako nga, gusto kong pumunta doon, pero hindi ako makapunta. Ayoko nang dutin tong ilong ko eh. Okay, bakit yung mga buboto ba sa COMELEC? Kailangan magpa-swab test? Ang naman oh. Ang hina naman ng kukote mo, Brad. Jeneline Concha, musta mga banateros? Wala, tulog ho mga banateros natin ngayon eh. Tulog. Joke lang po. Hindi, sabi ko nga, nung binasa ko to, ay grabe ang hina ng utak. Siguro magsisisi to pag bandang muli. Sabi niya, ba't ko ba pinost yun? Totoo naman eh. Correct me if I'm wrong. I think I'm right. Correct me.
Ang layo ng comparison. Comparison mo, hindi naman pupunta lahat ng Pilipino doon. Anya-anyakit. Sus, ginoo. Grabe naman ang hina ng brain ito. Manamana na kayo kay Lenny Robredo. Jenica Vocales, mamansin ka naman. Hello po. Walang Commonwealth, ano? Grabe, grabe. Alam mo, no wonder, sabi nga. No wonder, wala talaga hong makuhang, ano, wala hong makumbinsi itong mga to na sumali sa kanilang organisasyon, ano? Organisasyon ng mga bobo. Wala hong sila makumbinsi. Bakit? Ang pangit na logic, eh. Alam mo, dapat magsama-sama kayo nila, no? Nila Robredo, tas gawa kayo ng, ano, ng game show. Battle of the Brainless. Ngayon ko ba? Abogado. Abogado yan, ha? Abogado. Dapat talaga abogado na rin ako. Kasi kung ganyan naman pala mga abogado, napakadali naman pala. Ano ba yan? Ayan. No? Tuwang-tuwa, oh. Oh. Sabi ni Let's Now Becoming Exposed that the so-called Duterte diet support is manufactured trend. Kayo nga mag-live. Tingnan nga natin kung sino. Hindi na sa akin to, ha. Even sa ibang ano, eh, pag nag-live si presidente, di ba, ang daming nanunood? O, ang dami talagang, sabi mo na, hindi naman lahat yun, pabor, pero wala. Kita mo naman sa mga comments. O, subukan nyo mag-live. O, puro, o, sa ABS-CBN na lang, nung camera nag-live, eh, puro mad talaga, galit na galit. Sasabihin nyo, fake kaagad. Itong komunista na ito, nako. Grabe ko sa inyo kayo, mga demonyo kayo. Ito, panoorin natin to. Tingnan nyo, may po-point out lang ako dito, ha. Oh, ito. Maganda ito, panoorin natin. Nangangamba ang mga otoridad na mas lalong tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Batangas dahil sa bahay na nanatili ang mga tinatamaan ng sakit. Pero bukod sa problema sa pagdagdag ng health facility sa probinsya, may kakulangan din daw ng mga volunteer at health worker doon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa buong Calabar Zone o Southern Tagalog Region, ang probinsya ng Batangas na lang ang nasa ilalim ng General Community Quarantine katulad ng Metro Manila. Mataas pa rin kasi ang kaso ng COVID-19 sa probinsya na mayroon ding mga industrial hub. Kaya naman dinalaw ang lawigan ng National Task Force Against COVID-19 para alamin ang kinakaharap nilang hamon laban sa COVID-19. Mahigit 6,000 na ang nagka-COVID-19 dito sa Batangas, kung saan nasa mahigit 2,600 ang active case. Pero ay kinababahala ng National Task Force Against COVID-19, higit 2,000 Batanggenyo na may COVID ang naka-home quarantine. Pangamba ni NTF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, mas marami pa ang magkasakit sa lalawigan kung mananatili sa mga bahay ang mga may COVID-19. Nakita po namin talaga sa field na kung ang LGU hinayaan na nasa home quarantine ang ating mga pasyente, ang tawag pa namin sa system analysis, that is an uncontrolled situation. Kaya kahit sa IATF, mainit daw na pinag-usapan ang pag-alis sa home quarantine ng COVID-19 positive. Makakaroon po ng directive na we will restrict ang home quarantine. Ang ano po natin, gagamitin na po natin ang mga hotels, ang mga resort, at saka yung mga quarantine facility para po matingnan ang ating mga asymptomatic. Pero nasa 500 beds lang ang capacity ng quarantine facilities ng Batangas. Hirap magdagdag ng pasilidad ng probinsya dahil sa kakulangan ng volunteers at health workers sa mga gagawing pasilidad. Pero gagawa ng paraan ng pamahalang lokal na maialis agad sa mga bahay ang mga naka-home quarantine na COVID patients, lalo na raw ang mga urban poor areas kung saan dikit-dikit ang mga bahay ng mga residente. Tutulong din daw ang MMDA. We will do our best to maximize the available resources that we have in the province of Batangas. Halimbawa na lang po, meron tayong mga tourism facilities, at least 600 rooms that we can make available and convert it into isolation centers for mild or asymptomatic cases. Naunawaan natin yung kahalagahan na sensitibo at critical yung quarantine from home.
Sa huling tala ng pamahalang panlalawigan, pinakamarami nagka-COVID sa Batangas ang hanay ng mga unemployed. Bakit nga kaya ang mga walang trabaho pa ang higit na nagkaka-COVID sa Batangas? Tatan yung mga age group nila na sa mga below 60, above 21. Ito yung mga age group na nakita natin na unemployed po sila. So ito yung mga nakikita natin, nakatambay, pag-alagala. Yun yung nakikita lang natin na kaya nandun talaga yung ano natin. Maiba pa raw hamon sa Batangas. Dati kasi nung una pa natin, ano, talagang kulang talaga yung testing kits natin. So, nangyari po ngayon dyan, through our efforts din naman, so binibigyan naman po tayo ng DOH, pero ngayon adequate na po tayo. The problem naman is where to send the testing, yun na swab po natin, testing kits. And then also, we will help Batangas to ramp up testing and also yung isolation, pati yung contact tracing. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. 24 oras. Ayun na nga. So ganito, ba't ko ba pinlay yan? Wala lang, gusto ko lang. Hindi. Alam nyo kung bakit? Kasi lagi yung kinokonnect ng mga dilawan, yung hindi daw tayo nagsasucceed sa pagsugpo sa COVID. Sabi ko, hindi ko kasi nila tinitingnan yung ano, yung konteksto. Ibang bansa ho, hindi ho siksikan, una. As in, hindi naman ho siksikan eh. Iyan nga, isipin nyo ha, hindi pa Metro Manila yan. Batangas yan, ibig sabihin eh, dun pa yan. Kahit pa paano. Pero tingnan mo ha, ultimong yung mga nasa bahay na quarantine, eh nagkakahawaan. Bakit o? Kasi marami ho sa atin na totoo naman, yung mga bahay eh hindi naman ho sapat ng dami ng tao. Ibig sabihin, mas madami. Hindi katulad sa ibang bansa, kasi sinasabi nila, bakit sa Southeast Asia, tingnan mo naman yung ibang mga bansa na sige, sabihin na natin ha, hindi man sila ganung kayaman yung iba doon, okay? Pero hindi naman ganyang kadami at siksika ng tao. Sa atin, talaga ang siksika ng tao. O sa bahay na lang eh, ilan ho ang magkasama na ho kagad dyan, ilan na ho dyan ang talagang wala eh. Dikit-dikit eh, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang kahirap ang Pilipinas eh. Oh, paano may ka-quarantine yan? Oh? Madali ba? Bakit di kasi kunin ng gobyerno para ilagay? Hindi ho ganun kadali. Isipin nyo ha, ikaw, resort, payag ka, lagyan ka ng ano, ng may mga COVID? Oh, hindi ka naman papayag, di ba? Medyo, parang, ang hirap eh, ang hirap para sa gobyerno na puwersahin yung mga hotel o lagyan namin kayo, ito inutos namin. Although, alam ko meron kakayanan ng ating gobyerno, pero syempre as much as possible, kawawa din naman po kasi yung mga hotel. Kasi isipin mo ha, yung mga hotel ginawang quarantine. Ikaw, pagkatapos niyan, nalaman mong ginawang quarantine yung hotel, magche-check-in ka dyan? Di ba medyo malulugi kahit papaano yung mga hotel na yun? So hindi natin pwedeng maging basihan na hindi tayo matagumpay sa laban sa COVID dahil lang ang dami-daming may COVID. Hindi nila naiisip kahit madaming COVID, at least kahit papaano maraming pasilidad, mas madami tayo nga ang pinakamaraming nagsaswab test. Iba nga meron pang bahay-bahay daw eh, alam niyo ba 'yon? Diba ho, isipin nyo ha. Kaya hindi ho, etong ano eh, yan yung pinapakita ng mga dilawan na keso. Ah, wala, ang Pilipinas i-compare mo, eh kung ang Amerika eh. Isipin mo ha, dyan nga sa Amerika, luluwag na ng mga, kahit pa paano dyan, pag lumabas ka sa Amerika, diba, parang, kahit nga sa LA, sabi nila, dito sa LA, pinaka-traffic. Paglabas mo, traffic na ito sa inyo? Holiday pa sa amin yan! Traffic daw yung dyan yung malalaking kalsada dyan sa ano? Traffic na daw sa kanila yan. Tatawa ako. O pupunta daw sila, kaayaw ng mga kaibigan ko noon, mga producer namin. Huwag na tayong pumunta ng downtown, na abutin tayo ng 30 to 1 hour. So, sabi ko, eh ano ngayon? Eh sa amin, ay nako, buntik ako na sinabi yung saan ako nakatira. Wala pang kalapit-lapit mula, abutin ka talaga ng isang oras eh. Oh. Kasi nga, siksikan, di ba ho?
Yung iba dyan, pag nandiyan ka na sa Amerika, mukhang traffic na yung freeway nyo dyan, di ba? Eh, talagang, sabi nga nila, traffic na daw sa New York. Yung, di ba, sa New York, di ba, yung mismong kusan yung malapit yung mga... Yung mga building, malalaking building yan, traffic na daw sa kanila. Sa lagay na yan, traffic na nung nagpunta kami. Papatawa ba kayo? Anong traffic dyan? Normal lang yan, ni madaling araw pa sa amin yan. Subukan mo lumabas sa Malate na madaling araw. Potpotan ang potpotan yung mga taxi doon. Dahil para ng para. Anong ibig ko sabihin? Hindi mo pa pwedeng i-compare yung ibang bansa na sila nga ay bumababa na yung anong case, bumababa na yung case. Hindi naman sila siksikan doon. Pag pumarada ka nga dyan, di ba tayo, tayo mga Pilipino, talagang pag pumarada tayo, gusto natin, kulang na lang, isaksak yung parking natin doon sa loob ng entrance ng ano eh, ng mall eh. Sila hindi, ang lawak ng parking. Dahil lang sa Best Buy, eh, favorite ko yan. Sobrang lawak ng parking. Ha? At mahirap na daw sa kanila mag-park yun. Eh dito talagang kulang na lang. Isaksak mo dun sa loob ng, ano, yung, ng mall yung parking mo eh. Ay nako. Kaya hindi ho pwedeng ikumpara.